Magandang hapon sa lahat. Guys, kung napanood nyo yung part 1, part 2 dito sa ginagawa natin bahay. Guys, hanggang dito muna tayo dahil wala na tayong budget. Sana pagka balik ulit sa trabaho, kailangan kong tapusin kaagad to para makalipat na kami. Guys, ito yung maliit na bahay na ginawa ko. Ito yung natapos lang namin ngayon within 9 days. 9 days, guys. Nag-start kami nung September 18. And then, ito na, guys. Ito na, halika kayo. Kung makikita nyo noon, may harang ito dati. Ito na yung size ng CR. Ito na yung size ng CR natin, guys. Ito na. Natanggal na natin. And then, nag-ano kami ng hollow blocks ngayon. Guys, malit lang tong bahay is 6x5 meters. 6x5 meters. Ito yung CR. 1 meter by 1.5. Ito siya ngayon. Ito yung lababo natin, maliit na lababo natin. Ito yung maliit na lababo natin. Guys, ito na rin natapos ng ano. Ito na rin yung natapos na flooring dito sa kwarto ko. Kwarto namin ng asawa ko sa mga bata is 2.5 by 2.5. Okay? Ngayon, for the meantime, wala pa tayong ganung budget ngayon. So, ito na lang muna ang ginawa ko. Yung mga bato, inano na namin yan, tapos dinidilig-diligan araw-araw para yung mountain soil mas titibay at titibay, titigas ng titigas. Ngayon, guys, nakikita nyo na yung structure ng ano, structure ng PVC pipe. Bali ang style ng ano, guys, ng yero ko is anong sim, ay yung bubong ganyan, tapos pa ganyan lang siya. Yun yung mga uso ngayon. So, maliit na tong bahay, ganun na lang gawin natin. Guys, ang height nito, ito yung pinaka min height is 8 feet. Ito yung 8 feet. Yan. Dito natin ipapakain yung mga wood. Yung 2x3. Kapag yan, guys, ang ilalagay ko dun sa taas is 2x4. Yan yung parang pinaka beam niya. Ipapaikot natin yan. Siya ang hahawak dito sa taas sa mga structure natin na PVC pipe, guys. PVC pipe. Ngayon, pag naikutan natin ito ng 2x4, magkakaroon tayo ng beam ulit ng X para mas lalakas ang structure ng bahay dito sa poste natin. Ayan, guys. Ito, gagawa... Bago natin bubuhusan ito ng semento, kailangan natin maglagay ng bakal. Kailangan natin maglagay ng bakal yan. Ayan. Ayan, ang story natin ngayon. Pilit ko man tapusin, guys, bago ako makabalik sa trabaho ko. Pero lack of budget tayo ngayon. But anyway, meron tayong nasimulan na project. Bago ako ulit magbalik sa trabaho, ito yung tatapusin ko. Meron din akong isang bahay na pinapagawa, guys. Tara. Ayan, guys. Oh. Ayan yung isang bahay na pinapagawa ko. Ayan. Ayan yung bahay na pinapagawa ko. Bali, ang size ng bahay niyan, guys. Ang size ng bahay na yan, 6x7. Ngayon, naglinis-linis na kami. Meron kaming bagong gawang tambayan. Yan, pananim ng asawa ko yun. Ito yung bagong tambayan namin ngayon sa mini farm. Dito kami magtatambay ngayon, guys. Yan. May bagong tambayan kami ngayon. At saka dito, yung palayan, ito yung nara, guys. Tignan mo yung ginawa ng asawa ko. Ayan. Go.
ng asawa ko yan. Kaya very idealistic in farming is a habit. Kaya yan guys. Ayan. So, yan yung mga kapitbahay namin. Ayan, naglalaro yung mga bata doon. Ayan. So, yan yung story natin ngayon guys. Pinagdarasal ko na sana bago ako makabalik sa trabaho ko, gusto kong matapos para meron kaming lipatan kaagad para ma-stop na yung rent ko ng bahay ng tiyahin ko. Pero kung hindi man kaya, pagsampa, doon na natin ibubuhos yung budget niya. But anyway guys, maraming salamat sa time nyo ngayon. Sana mayroon din akong na-share, na-inspire. Guys, isa rin lang akong ordinal yung OFW na may pangarap din para sa pamilya. Guys, simple lang ang buhay ko dito sa probinsya. Very simple lang ang buhay ko dito sa probinsya guys. Nakikita nyo man in publicity, ito ako. Yan guys. Guys, ito na lang yung i-share ko ngayon. Maraming salamat. Sana, don't forget to like, share, and subscribe. And kalimbang the bells para ma-notify kayo lahat sa mga new upload ko. Sige guys, keep safe. God bless to all. Bye-bye.